Good day, ma'am. Kami nga po pala ang Group 4. Ang topic po namin, Republic Act 1995, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Isang akto na nagbibigay at tinutukoy at nagpaparusa sa krimen ng photo at video voyeurism, nagtala ng mga barusa at para sa ibang layunin. Umabot ito ng hindi bababa sa 3 taon at hindi tataas ng 7 taon, depende sa grabe. At may multang hindi bababa ng 50,000 pesos at hindi tataas na 100,000 pesos. Para yung next slide. What is it about? Ginawa ang batas na krimen ng pagkuha ng larawan ng isang ubo na tao na walang kanyang pahintulot at mag-record din ng video ng mga taong naka-sex ng walang pahintulot. Erwin Teng ang pangunahing mayukda ng Republic Act 1995. Voyeurism, ang pagkuha ng video o photo ng mga taong gumagawa ng sexual act o mga kumukong aktibidades ng pagkuha ng imahe ng pribadong parte ng isang tao ng walang pahintulot o kaya kung may pahintulot man na hindi ito isa sa publiko. Example, si Juan, girlfriend niya si Maria. Habang nagbiwis ito si Maria, kinuhanan niya ng mga picture na walang pahintulot si Juan. Tapos nung nagtatalik na sila, itong si Juan ay may camera nakatago at nakaplay pala ito. At ginabukasan nagawa sila at si Juan ay sinupubliko niya, in-upload niya ito sa Facebook account. Next reporter, Bulante. Next slide po. Slide 3. Primer on the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Republic Act number 1995. Also known as Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ito ang pagkilos ng pagkuha ng larawan o video coverage ng isang tao o grupo ng mga taong nagsasagawa ng sexual na gawain o anumang katulad na aktibidad o pagkuha ng larawan ng pribadong parte ng katawan ng tao na walang pahintulot. Ang akto ng pagbebenta, pagkopya o pagpapakita ng larawan o video coverage or mga records ng naturang sexual na gawain sa pamamagitan ng VCD or DVD, social media, cellular phones ng walang nakasulat na pahintulot ng mga taong kasangkot. Sa kabila ng pahintulot na mag-record o kumuha ng litrato o video coverage ng pareho ay binigay ng naturang tao. Next slide. Specific acts prohibited and punished under the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Alam ko, yung example kasi dito is yung ano, alam ko kasama din dito yung kapag nasa sinehan ka, then habang nanonood ka ng sine is nire-record mo yung mismo pelikula, then i-upload mo sa, I mean, ilalagay mo sa CD or DVD, then ibebenta mo sa ibang tao or yung sinasabi nila ang pamimirata. Ayun, next slide. Publish or broadcast or cause to be published or broadcast, whether in print or broadcast media, or show or exhibit the photo or video coverage of recordings of such sexual act or any similar activity through VCD or DVD. Ito nga, kasi sa generation kasi natin ngayon, masyado ng high-tech, I mean sa technology, advancement of digital technology, like smartphones, dati walkie-talkie lang or telephone. Pero as the time goes by, palevel up na palevel up mga gadgets natin. Undoubtedly, people have opened themselves more to the use of digital technology. They have saved videos, photos, voice recordings, and the likes to their devices, knowing that these are extensions of themselves. Kasi most of us, kasi diba, kapag may special day, gusto natin na take or nakakapag treasure tayo ng photos, videos, that moment, para masabi natin memories. Pero kasi sa ibang tao, tulad na example ni Banag, sa mag-couple, hindi naman sa ano, pero siguro, nakabiyahing langit sila, sobrang saya nila, siguro first time nila magaganon, gusto nila may video, or meron silang, mabidyohan yung ginagawa nila sexual na aktibidad na ganon, without knowing ng isang, or without knowing ng kapartner na, sabi natin, kapartner ng lalaki is yung babae. Hindi alam ng babae na kinukuhanan pala ng kanyang boyfriend yung ginagawa nilang sexual na aktibidad. Then yun nga, kumalat sa social media. Pwede yung example dito is yung ano,
yung kay Katrina Halili and Hayden Co. Yung kay Katrina Halili kasi at Hayden Co, scandal. Scandal yun eh. Yung hinain na kaso against Hayden is Bausi. Kasi hindi pa na isa batas yung Republic Act 1995 noon. Kaya na-dismiss yung case. Kasi sinabi ng party ni Hayden na meron consent ni Katrina yung mga sex video nila. So kaya na-dismiss is kulang yung evidence ni Katrina, nagpapatunay na wala siyang alam na nire-record na pala yung ginagawa nila ni Hayden. Kaya one of the progressive laws that has been enacted to protect the intimate privacy of an individual against unscrupulous individuals who use the modern technology to suit their basic instinct is the Republic Act 1995, otherwise known as the Anti-Voyeurism Act. Next reporter. Next reporter, Kirby. Good day, ma'am. I'm Kirby Escapis from 3A. Our topic is Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. This slide, what do you mean by private area of a person? Ito yung tinutukoy yung mga pribatong katawan ng isang tao. Halimbawa, yung parte ng kanyang anus. Ang ibig sabihin ng anus, yung puwet niya na nileretrato, kinukuhanan ng mga picture or video na may subplot o wala. Kinukusindirin ito na bawal, lalo na sa mga kababaihan kasi sila yung laging victim dito. Then yung no, the law only covers female breast if the photo shows only the side of female breast without the nipple is discovered by the law. Yes, the term female breast include any portion of the female breast. Ito, dun sa mga kababaihan lang nagagamit to. Kasi yung lalaki kasi kahit mag-topless tayo, okay lang naman, lalo na kung mainit. Pero yung babae kasi hindi niya pwedeng gawin yun, lalo na yung kanyang mga breast. Eh talagang medyo nakakaakit tingnan. Kaya hindi nila ginagawa to. Kaya yung breast ng babae, sila yung kinukonsider in this act. Next slide, please. What is the meaning of capture? Dito, yung capture, yung pagkuha ng isang imahe. Like for instances, I captured the picture of one girl, then kukuhanan ko lang siya. Like for example, yung picture niya, kung may suot ba siya o wala. Depende kung paano mo gagalangin yung isang imahe ng babae. Then, sinasabi din dito, film record by any means of broadcast. Ibu-broadcast lang yun kung meron bang pahintulot ng isang babae. Halimbawa, yung mga porn site, yun. Sila kasi, may license sila na gawin yun na mag-capture sila ng gano'n. Para entertain sa iba, di ba? Then yung pag-broadcast kasi nito, may papel yan kung paano nila ibu-broadcast. Kasi may sinusunod silang batas doon na 18 years old pababa ay hindi pwedeng manood ng mga ganong television na porn site o whatever na ganon. Kasi rated SPG pa yun. Kaya kung napapansin nyo sa mga TV or sites, may mga ganon na instances. Then, next slide please. Are this material admissible in evidence? In this case kasi medyo mahirap ipaliwanag tong slides na to kasi dito kuminsan hindi ginagamit na evidence yung video on act kung walang superior o sino mang nanunungkulan na galing sa itaas kasi pwedeng i-edit yung isang video, pwedeng palitan yung date or scenario, pwede kasing itamp yung isang video, syempre pwedeng gawing on-act yung crime o whatever na ano, pwede kasing itamper yan. Kaya hindi nila ina-admissible sa court na yung isang video ay maaaring gawing ebidensya. Pero in this act kasi, pwede rin siya magamit kung may pahintulot. Kasi yung tawag dito,
kung gagamitin siya bilang evidence, kailangan yung mismong kumuha ng video o yung mismong nag-report ay walang kinalaman dun sa crime. Like for sa CCTV, yan yung mga admissible na video na pwedeng gawing evidence o basis sa isang crime. And that's all. Thank you. Next reporter tayo. Good day po, ma'am. MRPD Romero po. Will a person be held liable in case the victim gives or requested to record or take photo or video coverage? So, yung sagot po dito ay yes, liable po siya. Lalo na kung ano, liable po siya lalo na kung wala siyang consent, ganyan. Kahit may consent siya, kunwari. For example, yung kay Katrina Halili, yan. Di ba nag-video sila? Nag-video sila dalawa ni Aiden ko. Dahil alam ni Katrina Halili yun, siyempre malay natin, sinabi lang niya na ano, na video lang to yung ganyan, para may remembrance ako dahil first time natin, mamahalan naman tayo. Pag video tayo, hindi ko naman to ikakalat eh. Pero yung ginawa niya, no, ni Aiden ko, kinalat niya. So kung napatupad na yung batas na A9995 na yon, sigurado nakasuhan si Aiden ko noon. Kasi liable siya eh. Basta meron siyang ano. Then, the provision shall apply notwithstanding that consent to record or take photo or video coverage was given. Penalties. So, ito nga pala yung ano. Penalties. So, makukulong ka ng not less than 3 years, but not more than 7 years. Then yung multa mo, not less than 100,000, but not more than 500,000 imprisonment. So next, number 10. So ito na ngayon kay Katrina Halili, tsaka yung ngayon kay ano pala, kay Dr. Marika Reyes. So ito, as well, provide the means objective to penalize the story. Yun nga, dahil nga, di ba, nag-video sila, then sabi ni Aiden ko na hindi ko naman ito kakalat, pero, yun, kumalat. Kaya yun, nasira yung dignity niya, no? Kaya, liable siya. Yun lang po. Thank you. Next slide. Good day, ma'am. Ito naman po yung ano po, ma'am, mga consequence ng mga tao po kung gagawin po nila yung Republic Act 9995. First po yung ano, if the offender is judicial person, its license and franchise should be automatically deemed revoked. Yung judicial person po, yun yung mga ano, ma'am, yung mga private po, yung mga companies, yung po mayroong trabaho, ganun po. Automatically po yung franchise nila pwedeng ma-revoke. Yung revoke po, yung tatanggalin yung lisensya o ay papasara po ano, yung mismong franchise po nila. Then yung and the person liable should be the officer. Yung officer naman po, offender is a public employee professional. He or she should be administratively liable if the offender is an LF. Ito naman po, kung yung ano po ma'am, merong panunukulan sa batas po, yung nagaano po ma'am, yung mga police, judge, mga ganun po, teacher, yung mga public person, yung po mayroong trabaho sa gobyerno, meron pong kaparusahan na paipapataw po sa kanila. Hindi ko lang po sure, ma'am, kung ano po yung parusa na ibibigay sa kanila. Then, ma'am, yung last po dito, yung kumari po, ma'am, yung ibig sabihin po ng alien dito, ma'am, yung mga parang outsider po sa ano, sa ating bansa na hindi po taga dito or hindi wala pong sabihin na lang po natin Dario, parang ganun po, ma'am. Yung ano po nila, yung consequence nila, first po, yung deportation po ng kanilang, mawawala po dito, papaalisin po sila sa bansa natin. Yung po yung first option. Tapos po, bago po sila makaalis sa bansa, magbabayad muna po sila ng payment. Yun nga po, tulad ng sinabi nung other reporter na kasama ko po. Tsaka po yung ano, yung makukulong muna po sila for 3 to 7 years. Next.
exemption for this law. Ito naman po dito, hindi ko na po babasahin. Exemption po, kumari ma'am, public officer ka po. Pero need po ng other, yung po nag, ano, nagreklamo na patunay ba na ganito, na meron pang video ganyan, pakita nyo. Meron po isang tao, meron po mga, kumbaga, yung mga public officer po na merong karapatan para ipakita o tingnan yung video para patunayan po na yun nga po, yung crime na yun nangyari sa isang person. Tulad po ng ano po ma'am, ay kumari po, yung ano po, pulis ako ma'am. Tapos po ma'am, si Harvey Romero po, isa po siya judge na siya po yung parang umawak po sa kaso. Tapos binigyan niya po ako ng ano ma'am, ang basbas na para tingnan yon at ipakita sa ano, bilang ebidensya. Yun lang po, next reporter. Buti ma'am, Benedict de la Cruz. Important things to remember, photo or video voyeurism means the act of logging, taking a photo or video performing a sexual act or any similar activity without the letter's consent under circumstances where such persons have a reasonable expectation of privacy. Kagaya nga po na sinabi nila, Banag ma, meron tayong anti-photo. Ito nga po yung Republic Act 9995. Ito yung bunsod sa nangyari kina Hayden Kumamo, ulitin ko na lang po, at Katrina Halili. At ito yung batas na lumabas tungkol doon. Gaya din po na sinabi nila, ay yung prison term not less than 3 to 7 years. Kasi ma'am, ito po yung pag-post na kahit anong, let's say, na picture, tape, video recording na walang consent yung tao. Nagaganap ito kapag kinuhanan ng larawan o video ang isang tao na gumagawa ng isang sexual act o alinmang kagaya nito na walang pahintulot dahil sa naturang tao. Next slide. Yung dito naman ma'am is pagdebenta po ng mga video or photo. Kung familiar po kayo dun sa Twitter ma'am, iilan po sa mga kabataan ma'am ay gumagamit din po ng hashtag. Nagpo-post din po sila doon para po mabenta yung mga video or photo na ginagawa po nila. Pero po doon ma'am, ay may consent po sila. Nagagawa lamang po ang photo or video voyeurism kapag walang pahintulot sa naturang tao. Pero halimbawa ma'am, yung mga porn sites, ganun po yung binibenta po nila para po magkapera po sila. Pero yun ma'am, ay may consent po. Pero ma'am, pag ano po, parehas din po kung ginusto na mag-video or mag-take ng photo na nudes, ganyan, wala pong magaganap na photo or video voyeurism. Yun lamang po. Next reporter. I'm Kirby Diaz Maglalang, last reporter. 15. C. Selling or distributing shock photo or video of a sexual acts, whether it be the original or a copy, even though consent to record was given initially, the publishing or broadcasting, whether in print or broadcast media of sexual act. Ito po yung mga photo or video na binebenta po nila through online, at ito po ang ginagawa nilang negosyo. Mga alok po sila ng ganitong halaga at ibibigay nila ang private part ng isang victim nang walang pahintulot. At kung ikaw naman ay napatunay na nagbebenta ng mga private part ng isang victim nang hindi niya alam, pwede kang makulong ng up to 7 years or pwede kang magmulta ng kalahating milyon. Next slide. Number 16, approved by Prospero C. Nogreles, Speaker of the House of Representatives. Juan Ponce Enrile, Senate President, this act, which is consolidation of Senate Bill Number 2357 and House Bill Number 6571, was finally passed by the Senate and the House of
representatives on December 1, 2009 and November 18, 2009, respectively, Marilyn Brua Yap, Secretary General House of Representatives, Emma Lireo Reyes, Secretary of Senate, approved February 15, 2010, Gloria Macapagal Arroyo, President of the Philippines. Yan lang po, yan lamang po ang aming report. Maraming salamat po.